Ang palabas na ito ay pinamagatang Squid Game. Nagsimula ang kwento sa pagtutok kay Song Gi-hun, isang tamad ngunit may mabuting layunin na lalaki na naninirahan sa likod ng maliit na kita ng kanyang matandang ina. Si Gi-hun ay isang divorce na may isang batang anak na babae na nakaugalian niyang Mab Aigo. Siya ay baon na sa utang at pero kaya niya itong tiisin upang mabuhay lamang sila ng kanyang may sakit na ina. Isang gabi si Gi-hun ay may nakilala sa isang istasyon ng tren, nakilala niya ang isang angkop na Ginoo na nag-aalok na maglaro ng isang medyo simpleng laro ng mga bata na may catch. Kung nanalo si Gi-hun sa isang round, babayaran siya ng 100,000 won, ngunit kung matalo siya sa isang round, sinampal siya ng Ginoo bilang kapalit. Pagkatapos ng maraming round ng kabiguan, si Gi-hun sa wakas ay nanalo ng isa at nabigyan ng pera. Sabay nito, binigyan siya ng isang card na may numero ng telepono, isang alok na sumali sa isang laro na nangangako na magiging solusyon sa pagtatapos ng lahat ng kanyang mga problema. Pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, tinawagan niya ang numero at pumayag na makilabog. Ang mga taong sumang-ayon na maglaro ay kinuha at dinala sa isang hindi natukoy na lokasyon. Nagising silang lahat sa isang silid na may mga kama at nakasuot ng mga numerong jumpsuit. Dumating ang isang grupo ng mga lalaking nakamaskara upang ipaliwanag na kailangan nilang maglaro ng 6 na laro at manalo silang lahat para makuha ang premyong pera. Kapag tinanong ng isang kalahok kung bakit dapat silang maglaro pagkatapos nilang madroga at makuha ang kanilang mga gamit. Ipinaalala ng mga lalaking nakamaskara sa mga manlalaro na bawat isa sa kanila ay nasa ilalim ng maraming utang at ang larong ito ay susi sa kanilang kaligtasan. Pagkatalo ka ito ay mamamatay kaya dapat kang maging maingat sa lahat ng iyong gagawin desisyon sa larong ito. Isang pagkakamali ay maaaring katapusan ng iyong buhay. Ang lahat ng kasali ay nasa bingit ng kamatayan kaya lahat ay ginabahan noong nalaman nila na maaaring mapahamak buhay nila. Ang unang laro na kailangan nilang laruin ay Earth Light, Green Light. Gayunpaman, sa isang kakilakilabot na twist, kung ang isang manlalaro ay nahuli sa larong ito, ang pag-aalis ay katumbas ng kamatayan. Nagsisimulang magpanik ang lahat at pagkatapos ay binaril hanggang sa magpasya ang natitirang mga manlalaro na talagang laruin ang laro. Sa pagtatapos, halos kalahati ng lahat ng mga manlalaro ay tinanggal kasama ang iba sa pagkabigla tungkol sa kung ano ang kanilang nilagdaan. Paglabas ng isa sa mga patakaran ng kontrata, nagpasya silang magkaroon ng boto para umalis sa laro. Ang majority ay bumoto para matapos ang laro at lahat sila ay inilabas na may alok na bumalik at ipagpatuloy ang laro na bukas pa rin. Pagkatapos ng ilang araw sa labas at napagtanto na ang kanilang buhay ay hindi na mas mahusay, karamihan sa mga kalahok ay nagpasya na bumalik. Sa pagkakataong ito, isang tiktik na nagngangalang Wang Junho ang namamahala na makalusot sakay ng barko patungo sa venue upang hanapin ang kanyang nawawalang kapatid.